sa mga may diabetes o may lahi ng diabetes, may kataban, ingat po tayo, ha? So ito ang shortcut na gamutan sa diabetes para makontrol. Marami kasi ako nakakausap, ang taas ng blood sugar, may diabetes, nagkakakomplikasyon kasi mali ang kinakain. Okay? Medyo killjoy si Doc ngayon, ha? Pasensya na. So what to eat? Una-una, sintomas muna ng diabetes. Kung meron kayong ganitong sintomas, medyo mataas ng blood sugar. Medyo serious na yon. Isa sa early symptoms yung laging nauuhaw, laging pagod. Ito medyo matagal ng sintomas. Yung paglumabo ang mata, komplikasyon na yan. Impotence, sugat na hindi gumagaling, mga infection sa puwerta, madalas umihi. Kain ng kain pero pumapayat. Pag ganyan, mataas ng blood sugar. Ang early lang dito, itong laging nauuhaw. So, para malaman kung may diabetes o wala, magpapa-fasting blood sugar. Mura lang to. Mag-fasting muna kayo. 10 hours, hindi kakain, hindi muna inom ng tubig. Pagising sa umaga, magpa-check. Pag dapat, less than 100 milligrams per DL. Yan ang normal. Pag 101 to 125, mild diabetes na yan. Mataas na po yan. Pataas na siya. Papunta na. Ang diabetic level ay 125 pataas. Okay? Ayaw natin umabot dito. Yung iba umabot pa 200, 300. Gusto natin laging mababa. Ito ang napakahalaga sa pagkain. Yung mga bawal at pwede. Ang tinitingnan natin sa pagkain, yung glycemic index. Ibig sabihin, itong pagkain, gaano siya kabilis magpataas ng blood sugar. Pag high glycemic index, more than 70, ang bilis tumaas ang blood sugar mo pag kinain nyo to. Pag low, less than 55, kahit kumain kayo ng marami, mabagal ang pagtaas. Mas safe ang low, ayaw natin ng high. Pwede kumain ng mga high glycemic, pero konti-konti. Okay? Tingnan nyo to. Carbohydrates, gulay, prutas, protina. Ang very low glycemic index na pwede kainin ng diabetic, kita nyo, lahat ng gulay. Ang baba, 15, 34, 30, less than 55. Oh. Sari-saring gulay na meron tayo, kangkong, ampalaya, saluyot, ito, kahit mga imported, mababa. Ano yung high glycemic index na konti-konti, hinay-hinay? Kaning puti, ayan, oh, white rice, 64, white bread, nako, 100, baked potatoes, di ba? Lahat na mapuputi, siguro brown rice. Sa protina, medium lang yan. Sa prutas, depende. Tuturo ko ano yung mataas. Mataas sa prutas. Pineapple, watermelon, manga. Pwede pero konti-konti lang, hinay-hinay. So ito ang pwede kainin. Tingnan nyo yung itsura. Sari-saring gulay, cauliflower, broccoli, kangkong, saluyot. Yan, no? Pwedeng-pwede. Kamatis, carrots, sweet potato, kamote, gabi. Yan po. Pwedeng-pwedeng kainin. Ha? Kahit marami kainin nyo, okay lang. Tingnan ito, maitsura. Yan, okra. Favorite natin. Ampalaya, lemon, mga citrus fruits, tubig. Pwede po yan. Ito yung mataas na bawas. Konti-konti lang. Like grapes. Sa grapes, siguro hanggang mga 10 piraso lang. Sa mangga, pwede isang pisngi lang, hindi pwede isang buong mangga. Taas eh. Taas ang calories, tataas ang blood sugar niyo. At nakalimutan ko sabihin, ang pinakamataas sa glycemic index ay ang mga kakanin. Okay, mga kakanin, bibingka, palitaw, no, sarap lahat kaya lang. Sobra taas eh. Pwede kayo kumain konti lang, haluan mo pa ng niyog, asukal, arnival. Ito, isa pa. Ito ang pagbabawal natin sa inyo. Pasensya na. Ang taas ng sugar content. Tingnan nyo ang sugar content. Isang soft drink, so 12 ounce. So, kita mo ang dami. Magkakaroon ka ng 10 teaspoons of sugar. 10 teaspoons of sugar sa isang soft drinks. Yan, no? Basta makukulay siya. Ang dami rin, no? So, cake, mataas din. Ang medyo mababa lang dito, dark chocolate, 2 teaspoons of sugar, pero meron pa rin. So, ito po, matataas sa sugar. Ano ang payo natin? Tubig lang ang zero. Tingnan nyo ang tubig. Pag tubig ay zero, yan, yan o, tubig. Zero calories, walang problema. Okay? So, tingnan nyo, pag uminom, tingnan nyo po ang dami ng sugar sa mga matatamis na inumin.
soft drinks, so ang daming sugar. Kailangan mo maglakad ng 48 minutes para matanggal yung ininom mong isang basong soft drinks, kahit mga sports drink, energy drink, juice. So, kahit halos ang oras ka maglalakad para matanggal lang sa dami ng asukal sa isang juice. Ito lang po ang pwede sa inyo, tubig lang. Zero calories, hindi nakakataba. Kaya ang payo ko sa mga may diabetes, tubig lang. Okay, anong pwedeng inumin? Tubig na lang po. Kung gusto nyo may lasa, lagyan nyo konting lemon, lagyan nyo konting calamansi, pwede. Okay, mababa naman yun eh. Isa pa, pampababa ng blood sugar, kailangan mag-exercise. Yan. The more we exercise, bababa yung blood sugar. Ito po, pagkatapos kumain, yan, maglakad-lakad para matunaw yung kinain. Ayan. Pwede maglakad. Hindi ko sinabi mag-jogging, tumalon. Pero paglalakad, pwede. Kasi pag umupo ka, doon ka tataba. Okay? Anong klaseng exercise? Lakad, pwedeng bisikleta. Ito, kung kaya, hirap na ngayon mag-swimming. Light weights, pwede. Huwag lang mabibigat. Ingat tayo sa komplikasyon ng diabetes. Ito isang komplikasyon. Napuputulan ng paa, namamanhid ng paa. Ito po yung mga sintomas, may pins and needles, namamanhid ang paa, lumalamig, umiinit. Ito pa ibang komplikasyon sa diabetes, pwede siya ma-stroke. Doc Lisa, focus natin para makita nila. Brain, pwede ma-stroke. Sa ipin, pwedeng gum problem. Sa nerves, namamanhid ang kamay, ang paa. Ito po, kidney failure, dialysis, komplikasyon din ng diabetes, heart attack at nabubulag. So, ang daming komplikasyon. Kaya yung pagkain natin, sobrang stress din, nakakataas ng diabetes. So, alam nyo na yung tamang pagkain, iwas sa stress, tuloy-tuloy exercise, at ingat sa pagkakasakit. Kasi kung magkakasakit, tataas din ang blood sugar. Finally, meron tayong mga gamutan. Pag mataas talaga ang blood sugar, gusto natin nasa normal levels. Pag ninakuha nitong mga pagkain, di nakuha ng exercise, iinom tayo ng gamot. Meron mga tableta, mura lang naman eh. Mga metformin, glyclaside, glipizide, mura lang naman to. Pwede po yan para makontrol kasi kailangan natin habulin itong mga numbers. Kailangan mababa. Kailangan mababa. Kung diabetic, mga banda rito lang. Ayaw natin sobra taas. Ayaw natin umabot ng 200, 300. Pag hindi nakuha ng tableta, merong insulin. Dependent ba? Kailangan po. Walang choice eh. Dati, nung wala pang insulin, wala pang gamot sa diabetes, ang aga namamatay ng mga may diabetes. Siguro 40, 50 years old patay na yung mga tao. Pero ngayon, with insulin, with gamot, napapahaba ng 80, 90 years old. So, kailangan natin itong mga tableta kung talagang mataas na. Pero kung bago pa lang ang blood sugar nyo, sundin itong mga masasarap na pagkain na healthy naman. Okay, so ingat-ingat po. Ito po ang pag-control ng iyong blood sugar.